Magandang araw mga kaps. Welcome na naman po sa YouTube channel ko. Ngayon po, samahan niyo po ko sa video ko. Mayayusin tayong brick switch, yung motor ko na nasira siguro dahil yung kagabi kasi sobrang ulan kagabi. Dumana ako dun sa baha. Kaya siguro yun yung dahilan kaya nasira. Hindi na siya gumagana yung brick switch ko, yung sa put bits. Kaya subukan natin i-repair, baka ma-repair pa natin. Hindi na tayo makabili ng bago pa. Sa mga hindi po pala nakasubscribe sa YouTube channel ko, mag-subscribe na po kayo. At i-hit nyo rin po yung notification bell para ma-update po kayo kung may bago tayong mga video na i-upload. Shout out po pala kay Kuya Kicks TV. Siya kasi yung gumawa ng intro ko sa video. Kita nyo ba yung una? Yung motor na malakas. Bro, thank you. Galing mo talaga. So ito yung brake switch na ayusin natin. Tinanggal ko na yung spring kanina. So ngayon, babaklasin natin itong cover para mabunot natin yung sakit. So yan. Ito yung wire ng brake switch natin. Tatanggalin natin para malinisan natin at matingnan natin kung pwede pa ba siya ma-repair. Dahilan kasi dito, yung switch nasa baba. Kung susulong kayo sa baha, yung switch susulong din. Tendency, pasukan ng tubig at masisira. So ito yung brake switch na natanggal natin. So ang nangyari, hindi na kasi siya nag-function. Siguro, madumi na siguro itong dito sa loob. So pwede pa rin natin itong palitan, pero kung gusto nyo magtipid, wala kayong pambili, i-repair nyo lang. Tingnan nyo lang itong video ko para mag-guide kayo kung paano siya gawin. So una, buksan natin to. So baklasin nyo muna itong rubber. Pagtapos yung mabaklas dito, dito na naman yung baklasin nyo. So may spring siya, so luwagan nyo lang yung spring. Tanggal na yan. So yan, natanggal ko na siya. Yan. Ang dumi na sa loob. Oh. Ito yung dahilan kaya hindi na nagpa-function yung switch. Pagkatapos yung matanggal dito, bunutin nyo to. Mabubunot yan eh, yung sa loob. Bunutin nyo to, yung sa loob. Yan, nabunot ko na. Sobrang dumi na oh. Kaya hindi na nagko-connect yung dito. Kasi sa sobrang dumi. So, lilinisin ko muna to. Pwede kayong magamit ng sandpaper para maglinis. Para matanggal talaga yung kalawang niya. So linisin ko muna to ah. So ayan, tapos ko na siyang nilinisan. Sa paglinis dito, hugasan niyo siya. Tapos gumamit kayo ng sandpaper para kuskusin to dito para matanggal yung kalawang niya. Tapos dito, kailangan hugasin niyo rin dito sa loob kasi nandun sa loob yung dumi, yung kalawang. Kaya kulpugin nyo din. Ang nangyari dito sa switch ko ngayon sa sobrang tagal na paggamit mga 4 years na ata to. Ang nangyari, napapanot na siya. Ito yung position niya noon. Yan. So nangyari kaya hindi na siya gumagana kasi napapanot na yung dito niya. So ang gagawin natin, pabalik na rin natin itong dito. I-change position natin siya. So, ganun yung position niya. Ang gawin natin para hindi yung panot yung ano niya. Ang work po niya dito, ganito siya pag hindi pa na padjack natin yung brake. Pag napadjack ka natin yan, angat yan. Saka dadalo yung kurente. Kukunik yung kurente dito. Yung dalawang pins. Pwede rin lagyan nyo siya ng kunting oil dito o grasa para dudulas siya. So sa pagbalik,
dandaan nyo siya ipasok dito para hindi magalaw tong mechanism niya dito. Kasi ito yung position niya ngayon, kasi yung dati ganyan. So ngayon lagay natin dito. So i-prepare nyo din yung hole niya dito saka dito na magkatugma sila para dire-diretso na yung pagpasok mo. Dandahan nyo siya ipasok. Tapos sa pagpasok dapat ganito kayo mag position yung ibabaw to, tapos dandahan nyo pababa. Pagkatapos yung makabit, check nyo kung okay siya, bumabalik ba yung, gumagana ba yung spring sa loob tulad nito. So ayan o, so okay siya. So i-check natin kung gumagana na ba talaga siya. Tapos huwag nyo kalimutan tong rubber na ilagay para hindi siya mapasukan ng tubig. Yan, natapos ko na siyang ikabit. Ngayon, iti-test natin kung gagana na ba siya. Ayun, gumana na. Thank you, thank you. Hindi na ako makabili ng bago pa nito. Ayun mga kahaps, naayos rin natin yung kwan. Hindi na ako makabili ng bago pang brake switch. Salamat po pala sa pagsubaybay sa video ko. At kung ganun din naisira kayo na ganun din tulad ng motor ko, yung brake switch, i-repair nyo lang, baka kakayanin pa ma-repair. Diba?